mo bilang alkalde ng lungsod ng Cotabato? Well, no amount of words can express my joy and the joy of my family for being selected as the official candidate of the UBJP. Sino ba naman ako para piliin nila? Pero sa tingin ko, may nakita silang qualities ko na pwedeng pakinabangan ng maraming tao sa Cotabato City. So kung elation ang pag-uusapan, ay hindi ko ma-express kung gaano ako kasaya at ang pamilya ko na ako ang napiling maging standard bearer ng UBJP. Binigyan din nila yung pagiging klaro sa plataforma ng kada kandidato sa ilalim ng partido. How do we make sure na clear yung plataforma natin para sa mamamayan ng lungsod ng Cotabato? Well, ang bottom line lang naman nun, ano, hindi na natin kailangan isa-isahin yung plataforma. Ang importante dito, mapagsilbihan natin ang maayos yung tao. Yung para sa tao, maibigay sa tao. Yung nararapat sa kanila, ibigay sa kanila. So, kung mapapansin mo, yung lahat ng gaya ng binanggit ko kanina, ang ating pamumuno ay ibabase natin sa kung ano ang kailangan, ano ang gusto ng maraming tao, at hindi yung sa tingin natin na dapat ibigay sa kanila. So, importante yon that our leadership will be people-centered. May ibig sabihin kung ano yung pangangailangan nila, ano yung gusto nila, for as long as wala tayong malalabag na batas, yung gagawin na. Sa inyong mga platforma ko, how about po for the employment and livelihood po ng ating mga kapatabatan? Well, isa yan sa tinitingnan natin. Ano? Kaya nga, ang isang napag-usapan namin ang aming technical team na nakakatrabaho natin on a day-to-day basis dahil ngayon pa lang ay pinag-aaralan na natin kung paano natin patatakpuhin ang city government. Magkakaroon tayo ng isang database system kung saan malalaman natin yung mula bata hanggang sa pinakamatanda. Ibig sabihin natin ang residente ng Cotabato City, magpo-profile natin, malalaman natin kung ano yung pangangailangan. Hindi ko naman pwedeng sabihin ngayon na ganito yung aking gagawin para ma-increase yung employment. We have to know what they need. No, pero isa lang ang nasisiguro natin with support of the Barm Regional Government at yung ating mga people-centered interventions ay mag-generate natin yung kinakailangan employment. For example, yung ating maliliit na business sector ay tumulong sa atin. Ano? Ang dahilan kung bakit hindi na sila nakakapag-operate, yung iba tumitindi na lang. And that also causes a loss of employment. No? Ay dahil nga sa mga bayarin na hindi na kaya, at mukhang hindi nabibigyan ng konsiderasyon ng kanilang sitwasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So lahat ng ito, titingnan natin isa-isa. But of course, we are not going to make decisions on our own only. Pagkukonsulta tayo sa mga tao, lalo na yung mga affected sectors. Just a follow-up question na po, Dr. Berman, sir. Gaano po ang suporta po na ating mga kapatabatelo po? Well, kung pagbabasehan natin yung aming pag-iikot, ako I'm one person na walang negativity sa katawan, ano? That's why kung makikita ninyo, kahit na left and right yung pagpanat sa akin, I still continue to just talk about my platform of government, kung ano yung plano kong gawin, dahil wala namang ibubungang mabuti kung mag-entertain tayo ng any negative thoughts, no? So ako, sa tingin ko, malaki yung chance na tayo ang manalo. Inuulit ko, we have the full backing of the Moro Islamic Liberation Front, we have the UBJP on our side, and of course, yung atin ding na-establish sa track record sa Cotabato City, I think magmamatter yun sa mga taong boboto sa atin. Yes, sir, Matabalo, ano? This is Tay Abdul Karim from 91.99 FM. Nabanggit niyo po kanina sa inyong speech na yung unang-unang problema ng Cotabatenius ay yung hindi dumarating mga ayuda dito. Pangalawa, yung mga programa na hindi rin makakaabot dito. Ano po ba yung mga hakbayin ninyo upang ito ay maiwasan at mas lalo pang paigtingin ang bilang leader niyo? Well, number one, ang pinakadahilan lang naman ay dahil nga may opposition yung kasalukuyang liderato sa Barm Regional Government. No? At hindi natin kino-question yan. In fact, nire-respeto natin yan dahil kanya-kanyang tayo naman tayo sa mga social issues na kagaya ng ni-raise mo. But of course, kung tayo ang mananalo, bubuksan natin ang pintuan, bintana, lahat ng openings ng Cotabato City para sa ayuda ng Barm, para sa lahat ng proyekto na sa tingin naman natin ay hindi lang privilege kundi karapatan ng mga taga Cotabato City na ma-enjoy ito bilang bahagi ng Bangsamoro Regional Government or ng Bangsamoro Region. Okay, maraming salamat. Counselor, ano po yung, sa, base po sa tagal ng inyong panunungkulan, ano po yung pinaka-problema na nakita ninyo
na kailangan talagang lutasin na magagawan pag kayo na po ang namumuno? Well, nabanggit ko na kanina, no, marami talaga tayo naghihirap na kababayan. And one direct response to that is yung pagtanggap ng mga ayuda, bibigyan natin sila. Number, ang pinaka isang malaking problema siguro natin is yung perennial flooding in Cotabato City. No, kung infrastructure ang pag-uusapan. Pagdating naman sa tao, sa tingin ko, ayaw lang nilang i-express, pero nakikita natin, nararamdaman natin o observe natin na mukhang may color coding sa serbisyo. Kung hindi ka kakampi, kung hindi ka supporter, wala kang lugar. No? In fact, sinasabi nga nila, kailangan mo mag-ingat. So, yan, bubuwagin natin yung kultura ng takot, yung kultura ng pagpili kung sino lang pagsisilbihan, at paninindigan natin yung ating panata na magsisilbi tayo para sa lahat. Question ko na lang, sir. Ang programa sa socio-economic program ko ng Cotabato, anong solusyon para mapabilis ang tulong sa mga negosyante? Well, gaya ng binanggit ko kanina, no, kung kinakailangan ng bigyan sila ng holiday sa kanilang mga bayarin, gagawin natin yan. But inuulit ko, as of this moment, hindi muna natin masasagot yan. Not until we will be able to talk to the concerned parties. No? Minsan na lang siguro, Well, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa pamunuan ng UBJP sa pamumuno ni MLF Chairman at Bar Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, sa lahat ng bumubuo ng United Bank Samora Justice Party, sa lahat ng mga miyembro ng UBJP sa Cotabato City, at lahat na naniniwala na tayo ay makakapagatid ng kinakailangan at pinapangarap nilang pagbabago sa Cotabato City. Maraming salamat ang ating mensahe. Kung ano man sa ating mga supporters, ano, ang dami na natin nararanasan, hindi maganda, paiktingin lang natin yung ating pasensya, yung ating sabar, at huwag tayong patitinag sa kung ano mang uri ng paninira ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy lang tayo, inshallah, sa ating pagtutulong-tulong, sa ating pagsasama-sama, ay makwasok na handa, sabi sa Muslim. Maraming po salamat. Maraming salamat, sir.